Welcome po sa ating mentoring. Umawit po muna tayo sa Panginoon. Awitin po natin yung Because He Lives. God sent His Son. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He left. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, ang Diyos anak, ang Diyos anak. Kung saan na naong pagkatayo'y Kanyang mahal doon sa krus. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He left for good. He bled and died to buy my pardon. An empty grave was there. My Savior lives because He lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. Because He lives, and life is worth living just because He lives. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Manalangin muna po tayo. Shall we pray? Dear Lord, Heavenly Father, thank You, Lord, for this wonderful time that You have given unto us. Once again, magkakaroon kami ng mentoring. Maaapuyan Niyo po ang bawat isa at mabibigyan ng direction. We pray, O Lord, that You will grab this opportunity. Once again, nakausapin ang bawat isa sa amin. And again, O Lord, this anointed and humble servant, hayaan Niyo po, Panginoon, na yung gusto Niyong kilos sa bawat isa ay maranasan ang bawat isa sa amin. Na hindi kami manatiling isang membro lamang, kundi isang nagdidisipulo at nagdilingkod sa Inyo. Again, the glory is Yours. In Jesus' most precious name, this we pray. Amen and amen. So, maraming salamat po. Ang ating pong
Gagawin ngayon ay mentoring. Ang mentoring, once again, ay may dalawang bahagi. Una, yung inspirational. Para apuyan tayo. Kasi sa araw-araw na ginagawa natin, minsan hindi natin namamalayan ng lalamig na pala tayo. Pangalawa, bukod sa inspirational, instructional. Bibigyan tayo ng Panginoon ng direksyon kung ano yung dapat nating gawin. So, para at least alam natin na baka nabubuhay tayo pero hindi tayo sa direksyon ng Diyos na nandoon. So ngayong gabi o ngayong sandaling ito ay buksan natin yung ating mga Biblia. Mark chapter 6 verse 7. Mark chapter 6 verse 7. Marcos kapitulo 6 talatang 7. Mark chapter 6 verse 7. Sa King James po, ganito ang pagkasabi. Sabay-sabay nating basahin. Ready, begin. And he called unto him the 12 and began to send them forth by two and two and give them power over unclean spirit. Sa Tagalog po, at pinalapit niya sa kanya ang 12 at nagpasimulang sinugo sila ng 12 at binigyan nila siya ng kapamalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Ang pamagat po ng mensahe sa atin ngayon ay cold, tinawag. So, many are cold, naging cold, di ba? Cold, C-A-E-E-D, naging C-O-L-D, ng lamig. Ang mga tinawag dapat on fire, amen po ba? So, dapat mainit tayo kasi ang pinaglilingkuran natin ng Panginoon, lalo na sa panahon ngayon. Kasi maraming tinawag ngayon ng Diyos, pero cold. So, cold na pastors o cold na mga Christian. So, hindi lang mga company ang mga nagda-downsizing. Minsan pati mga ministry. Bakit? Kasi marami nang hindi nagmi-ministry sa gawain ng Panginoon. Makikita talaga sa dulo kung sino talaga ang maglilingkod sa Panginoon. Kasi marami ang nagsimula na maganda pero natapos sa dulo na pangit. So, paano natin malalaman kung nasa right track pa rin tayo ng calling natin? So, alam nyo ba na even sa dagat at sa himpapawid, merong right of way. So, ganun din sa mga Kristiyano, merong tamang daan na dapat tinatahak ang bawat Kristiyano. So, tingnan natin ang tinawag at mananatili sa right track. Itong binasa natin, Mark chapter 6 verse 7, ay magandang pamantayan kung nasa tamang daan pa tayo. Kasi lahat ay vulnerable na mawala sa right track. Ang katunayan niya, marami tayong kilala na talagang dati napakainit sa Panginoon, pero ngayon kahit magsimba ay wala na. Kasi pag Christian ka, you are cold, di ba? Hindi lang ang pastor ang tinawag. Bilang full-time Christian, walang kasing part-time Christian. So, minsan ang nasa isip natin, ang full-time lang pastor, mali. Pag Kristiyano ka, walang part-time Christian. Ano ibig mo sabihin, pastor? Walang Christian lang pag nasa bahay o kaya Christian lang pag wala sa bahay. Are you following? Nasusundan niyo po ba? Full-time lahat ng Kristiyano. Ibig sabihin, nasa bahay ka at wala ka sa bahay, dapat ikaw ay Kristiyano. Iba't iba lang ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Pero dapat ang ginagawa natin ay yung pinagagawa ng Diyos. Amen po ba? So, full-time Christian na kung sabihin, ang ibig sabihin, saan ka man, sa loob o labas ng bahay, o anuman ang iyong ginagawa, gawaing bahay, nagtatrabaho, nag-aaral, naglalaro, kumakanta, dapat bilang Kristiyano, ang ginagawa mo lang ay yung makakalugod sa Panginoon. Are you following? So, ang tinawag hindi lang si pastor. Pag Kristiyano ka, tinawag ka. Ang full-time hindi lang si pastor. Lahat tayo full-time Christian. Iba-iba lang yung designation natin. Iba-iba lang yung pinagagawa ng Diyos. Pero saan man ang tayo o ano man ang ating ginagawa, dapat ginagawa yun ng isang Kristiyano. Para sa Kristiyano yung ginagawa natin.
Alam natin lahat yung 1 Corinthians 10:31, di ba? Kaya kung kayo'y magsisikapakain man o magsisianong man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat na may sa kaluwalhatian ng Diyos. Could you just imagine? So walang parte ng Kristiyano na pag kumakain ka eh, o hindi mo na ako Kristiyano. O umiinom ka, hindi mo na ako Kristiyano. So lahat tayo, sa lahat ng sandali, at sa lahat ng pagkakataon, ay full-time Christian. Kaya bilang called o tinawag ng Diyos, lahat tayo ay full-time. Now, Pastor, ano ang difference ng career and calling? Ano ang kaibahan ng career and calling? Pwedeng yung career mo, yan ay calling mo. Kung dun sa career mo, nagagawa mo yung kalooban ng Diyos. Pero pwede rin yung career mo ay di mo calling. Kung di mo nagagawa yung pinagagawa ng Diyos. Kasi full-time Christian nga tayo. Ang Diyos din ang nagtulot kung ano yung ginagawa mo. Kasi meron siyang ipagagawa dyan na hindi kayang gawin ni pastor. Pwede ba naman si pastor nasa loob ng office? Pwede ba naman si pastor nasa bilang call center? Hindi naman pwede lahat si pastor. Iba-iba pinapagawa natin. So, ibig sabihin, even your career, full-time calling mo yan kung nagagawa mo yung kalooban ng Diyos. So, paano mo nalalaman na ang karil mo ay calling mo? May divine intervention. Yung bang alam mo yung kasama mo yung Diyos at doon sa ginagawa mo, nagiging opportunity yun para maraming makakilala sa Panginoon, para maraming lumuwalhati sa Panginoon, nasasabihin nila, gusto kong maging Christian. O buti na lang, merong Diyos si kapatid na ganon. Di ba? So, dapat, isa pa, ay nagdidisipulo. So, kung teacher ka, may dinidisipulong teacher. Kung negosyante, may dinidisipulong negosyante. Di ba? Kung construction worker, may dinidisipulong construction worker. Kasi nga lahat tayo full-time Christian. Sabi ko nga, ang purpose ng mentoring, apuyan tayo. Ibig sabihin, muli ay uminit tayo doon sa dapat ginagawa natin bilang mga Kristiyano. So, dapat nagdidisipulo. Again, sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pwedeng literal to o figurative na ibig sabihin, sa pinakamaliit na bagay na ginagawa mo, full-time Christian ka pa rin. Ibig sabihin, ang gagawin mo pa rin, dapat kalooban ng Diyos. So, ngayon, sagutin natin ang tanong, ano ang mga dapat bantayan natin bilang mga tinawag ng Diyos? Ano ang mga dapat bantayan natin bilang tinawag ng Diyos? Kay pastor, kay Kristiyano, kay nagtatrabaho, kay nasa bahay, full-time Christian. Doon sa kinalalagyan mo, may pinagagawa ang Diyos. So, klaro po yan. Number one, bantayan mo yung intimacy mo sa Panginoon. Pero dahil Baptist tayo, alliteration, letter A, affection na lang. Ayan. Kasi puro A yung 3 points natin ngayon. Yung intimacy, di ba, close relationship. O ibig sabihin ng affection, talagang nagmamahal, di ba? Matindi yung ugnayan nyo ng Panginoon. Pansinin nyo sa text natin, Mark chapter 6, verse 7, and he called unto him the 12. Sa Tagalog, pinalapit niya sa kanya ang 12. Pansinin nyo yung salitang called o pinalapit. Ibig sabihin, para maging kalooban ng Diyos o para sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating magawa saan man tayo naroon o ano man ang ating panawagan, ano man ang ating karir, ano man ang ating gampanin, napakahalaga ng intimate o affection natin sa ating Panginoon, yung relasyon mo na. Diba? Kaya napakahalaga ang personal na devotion o pagbubulay-bulay. Kasi, dapat mong bantayan, bilang tinawag ng Diyos, mahal mo pa ba ang Diyos? So, para malaman mong mahal mo ang Diyos, may time ka sa Diyos. Pwede bang mahal mo ang isang tao na wala kang time sa Kanya? Diba? So,
bantayan mo, ayun, mahirap pala yung mic, biglang may lumalakad. Bantayan natin yung ating intimacy or affection sa Panginoon. So, pwede na busy ka sa kingdom, pero hindi ka busy sa king. Possible yun. Kasi may routine na, may nakatingin. Inaasahan kang ginagawa mo yun. Pero, baka busy ka sa kingdom, hindi ka na busy sa king. Aanin ang ministry kung walang intimacy. Aanin mong may ginagawa ka sa Diyos, kung hindi mo naman mahal ang Diyos, not counted. Di ba? Baka nakasanayan lang, pakitan tao lang, di ba? O, obligasyon lang, kailangan ko umatin kasi hahanapin ako ni pastor. So, again, ang purpose ng mentoring, apuyan tayo. Di ba? Pag-initin muli tayo sa Panginoon at ipinapaalala, full-time lahat tayo. Kay pastor ka o hindi, full-time ka. Nasaan ka man o anong ginagawa mo, full-time ka. Kaya bantayan mo, baka hindi mo na talaga ganun kamahal, hindi na ganun kalalim ang relasyon mo sa Diyos, kaya ang tingin mo, Christian ka lang pagka nasa church. Full-time ka lang pag nasa church. Pero pag wala sa church, part-time Christian ka na. So, ministry is tiring. O yung ginagawa natin, ano man yan, is tiring. So, we need intimacy from God. Kasi yun yung mag-chance sa atin. Eh. Kung mahal natin ang Diyos, ano man ang sitwasyon, eh, gagawin pa rin natin yung kalooban ng Diyos. Again, stressful lang ang ministry o namang tungkulin, pero lalong mahirap kung wala kang gabay ni Lord. Mahirap na nga, hindi mo pa kasama si Lord. So, ang hirap to. So, kailangan, unang-unang babantayin natin is the intimacy o yung affection natin o yung love natin sa Diyos. Baka wala na. Pag inuuna mo ang ministry at trabaho ng walang salita ng Diyos, ay parang sasakyang walang langis. Naalala ko yung sasakyan ng church. Akala ko noon, kumatok na kasi biglang huminto. Meron lang palang something na lumuwag. So, pag sa mga may sasakyan, o si ate, o lahat na may sasakyan, alam nyo yun. Pagka walang langis pinaandar mo, magkakaroon ng katok. So, ganun din minsan sa Christian. Nagkakaroon ng katok. Pag walang langis, o walang Holy Spirit, o wala na yung affection niya sa Panginoon. Pastor, paano yung tinatawag na may katok? Pag may katok na ang isang Kristiyano, hindi na sumusunod sa Diyos. Pag may katok na ang isang Kristiyano, hindi na maninindigan sa tama. Pag may katok na ang isang Kristiyano, hirap nang umintindi sa kalooban ng Diyos. Kahit malinaw ng mali. O, limbawa, yung mga magulang, alam nila yan. Anak, ganito ang mangyayari. Maliwanag na, eh may katok. Hindi nila maiintindihan yung kanilang magulang. Ganon din sa Diyos. Kaya nga, kung ministry ka ng ministry, wala nang affection, wala nang devotion, baka wala, para kang sasakyang walang langis, ikaw ay kakatok. So nakakatakot ay ang kumatok, ang tuktok kahit Christian, gagamitin ka ng Diablo sa halip na ng Diyos. Pwede po ba yun? Di ba? Kaya napakahalaga ng affection. Christian na nakasira ng minister, di ba? Nasira mo mismo yung pastor mo. Christian na nasira yung ministry, nasira mo mismo yung church mo. Christian na nasira yung kapwa niya Kristiyano. Ang makakagawa lang niya, Kristiyano may katok. Bakit nagkakatok? Wala nang langis, wala nang Holy Spirit, wala nang pag-ibig sa ating Diyos. So may manifestation ang may intimate relationship. Kabaligtaran naman. Ano yun? Significant life. Ibig sabihin, blessing ka saan ka man mapunta. Diba? Blessing ka kahit sino yung makasama mo. Yung bang hindi ka pa nagsasalita, parang makasama ka lang, blessed na sila. So yun talaga yung merong affection sa ating Panginoon, intimate relationship. Stressful di lang ang world, even ang ministry. Kaya need talaga ang intimate o affection o malalim na relasyon sa Diyos. Are you following? Say amen.
So binabagaan lang po hanggang maaga, dahil yung witness ko po, mabilis akong magsalita. Walang Christian na lumalayo sa Panginoon na may regular at maayos na devotion o pagpupulay-pulay. Kadalasan, pagkalalayo ka na, ang una mong maaalis, devotion, pagpupulay-pulay. Kasi, unti-unti nang nawawala yung intimate relationship, yung affection mo sa Panginoon. Walang nawala sa gawain na may intimacy o affection sa Panginoon. Walang may intimacy sa Diyos ang may katok. Are you following? Giniginamit ko lang pong illustration yan, di ba? Ang sasakyang walang langis, nakakatok. Ang Kristiyanong walang Holy Spirit o wala na yung love niya sa Panginoon, malamang magkakaroon ng katok. Yan. Kasi ang iisipin niya, sarili niya. Eh. Di ba? Pagka puspos ka eh, kahit inaapi ka na minsan eh, ikaw yung agrabyado eh. Oh, naalala ko yung kwento nung kaibigan kong pasto. Wala siyang kamalay-malay, galit na sa kanya yung tao. Eh samantalang dinadala niya pa kami para maging customer ng tao, magpatahi sa kanya. So, ibig sabihin, pagka puspos ka kasi, inaaway ka na, hindi ka pa nangaaway. Pero pagka may katok ka, hindi ka inaaway, ikaw ang mang-aaway. So, sabi nga ron, taong babal sa presence ni Lord, matatag. Amen? Paano ka mababato ng demonyo kung si Kristo ang nakikita sa iyo? Kung babal ka sa presensya ng Panginoon. Di ba? So, yung disciple, bakit sila nag-survive kahit mahirap? Kasama nila si Kristo. Pero nung wala na si Jesus Christ, backslider sila lahat eh. Takot na sila lahat eh. Bumalik nga uli sa pangingisda eh. Kaya mahalaga yung affection, yung intimacy, yung pag-ibig natin sa Diyos. Again, Mark chapter 6 verse 7, at pinalapit niya sa kanya ang 12. Bago i-send, bago isugo, bago mag-ministry, bago magtrabaho, kailangan lumapit ka muna sa Diyos. Malapit ka muna sa Diyos. Para kahit ano yung trabaho mo, sabi nga, hindi basta basurero. Kristiyanong basurero. Tumutulong linisin ang mundo. Imaginin mo, basurero ka na. Pero, proud ka pa. Kasi, alam mo, ang ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Tagalinis ng mundo. So, ano ganun? Intimacy muna o affection sa Diyos muna bago dalhin sa mga bagong lugar at bagong karanasan at sitwasyon. Kasi di mo makakaya on your own. Ipagpapastor yan, ipagninegosyo yan, ipagtatrabaho yan, ipag-aaral yan. Pagka wala na yung affection, ala, hindi makikita yung pagiging Kristiyano. Napakalaga ng affection or intimacy. Listen to this. God will not put us in a place without a purpose. Kung saan kanya dinala, may purpose yun. God will not allow us to do something without a purpose. Kung ba't yan ang trabaho mo, kung ba't yan ang negosyo mo, kung ba't yan ang pinagkakabala mo, may purpose, Lord. Ang tanong, doon sa ginagawa mo at kinalalagyan mo, nakita mo ba yung purpose ni Lord? Diba? Bago ako magpastor, nasa Magnolia ako. At masasabi ko, kung hindi man 100%, 90% nang kasamahan ko sa trabaho na Bible studyhan ko. Diba? So kaya nung nasa Magnolia ako, kahit hindi Christian, kahit hindi Baptist, gusto mapangasawa ng anak nila, si Pastor Boy. Kasi lamang na yung walang bisyo at mabait. Tapos Magnolia ka pa. Aba, sabi nila, gusto na nila. Hindi ko lang alam kung napugian sila sa akin. Yun lang hindi ko matiyak. Pero alam ko, gusto nila. Kasi nga, minsan, kahit ang believer, pag biniwitnessan mo, kahit sinusupla ka pa niyan sa back ng kanilang pag-iisip, sabi nila, makajusto. Kung may anak yan, gusto nila mapangasawa. Kaya ako po na pangasawa yung anak ko. Ay, yung anak ko. Yung asawa ko. Sabi ng biyanan ko, wari ba naman, palay pa, lalapit sa manok. Lumapit na yung manok. Ayun. So, note,
kung kanino pinakita ng Diyos ang vision, ikaw ang paggagawin. Diba? Kung sa trabaho yan, kung sa church yan, huwag mo sabihin, pastor, may boss o kuya, ate, gawin mo to sa, pinasabi ni Lord, ito yung gawin. Eh, sa'yo mo pinakita eh. Diba? Kaya sa'yo, pinagagawa. Pag may intimate relations ka o affection sa Panginoon, makikita mo yan. Nasaan ka ba? Ano ba ang ginagawa mo? Kaya ka nandyan. Kaya yan ang ginagawa mo. May purpose si Lord. Pero pag walang affection, walang intimate relationship, nagagawa mo yung ginagawa mo, napupunta ka sa isang lugar na hindi mo ma-accomplish yung dapat sana na-accomplish. Are you following? Say amen. Clear po ba yung pagkakapaliwanan ko? Ayan. So, paano mo malalaman intimate ang relationship? Gusto niya may disciple ka sa lugar mo. Ano nga namang Kristiyanong walang bunga? So, again, ang purpose ng mentoring, apuyan tayo. Magawa natin uli yung alam naman nating tawa. At walang magsasabing mali ng isang Kristiyano saan man siya naroon, ano man ang kanyang ginagawa. Gusto niya magawa mo yung kalooban ng Diyos. So, kung may kita ka, hindi para magpasasa sa sarili. Gusto niya maging blessing ka bukod sa pamilya mo, pati sa ministry of God, pati sa minister of God, pati sa mission of God. Diba? Pag walang intimate relationship, pag walang affection sa Panginoon, pag umuunlad na yan, lugang maging blessing sa Diyos, mawawala. Ito ang problema. Pag tunay kang Kristiyano, mawawala rin yung blessing mo. Kasi hindi mo nagagawa yung purpose ni Lord. Kahit anong laki ng kita mo, ang matitira ay utang. Diba? So, dapat affection. Pag may affection ka sa lahat ng blessing, alam mo, sa Diyos nang galing, hindi mo siya makakalimutan. Kung may influence ka, makapag-akay ka kay Lord. So, pag intimate relationship ka, may nakikinig sa iyo eh. Ba't hindi mo gamitin yun para malapit sila sa Panginoon? Again, saan man at anuman ang ginagawa mo, do it for the glory of God. To do that, you need an intimate or affection o maayos na relasyon sa Diyos. So, hindi dapat bantayan bilang full-time na tinawag ng Panginoon yung ating affection, baka hindi na natin talaga love si Lord. Kaya napakahalaga ng devotion. Kasi siya muna ang dapat unahin bago ang ano pa man. Amen? So, pag ang mindset si Lord muna bago ang ano pa man, di ka mabubunot. Kaya ka lang nabubunot sa pagka-Christian life mo. Diba? Kaya nagbabackslide, pumapalpak, eh kasi nga, hindi na ganoon katindi yung affection mo sa Panginoon. So, intimacy ang sikreto ng tagumpay ng buhay. Amen? O yung affection sa Diyos. Baka maging man pleaser, hindi God pleaser, pag walang affection or intimacy sa Panginoon. Ang problem, you cannot please everybody. Lagi ka lang mabibigo. Madi-discourage. Kasi kahit anong gawin mo minsan, hindi po mapi-please ang lahat ng tao. Minsan magugulat ka pa sa lahat ng sakripisyong ginawa mo, sa lahat ng iniwan mo, tapos ganun lang ang magiging bunga. Tinawag ka munang lumapit sa Kanya, hindi sa ginagawa mo. So yun yung binibigyan diin. Di ba? Ano man yung ginagawa mo, magiging mahalaga lang yan, magiging ministry lang yan, yung karir mo, magiging ministry lang yan, kung nabantayan mo muna yung affection mo sa Panginoon. So, Mark chapter 6-7, at pinalapit niya sa kanya ang 12. Napakahalagang malapit ka muna sa Diyos. Bago ka umandar, check mo muna kung may langis.
power of the Holy Spirit ka. Otherwise, kakatok ka. So, ang nakakalungkot, merong survey na ginawa. Sa 100 pastor, 10 lang daw ang nagdi-devotion. Paano pa kaya sa Christian? Baka wala pang 1% ng Kristiyano ang merong personal devotion. Big deal sa Diyos ang affection or intimacy. Do you believe that? Say amen. Big deal sa Diyos yan. So, again, ano yung dapat mong bantayan? Una, affection or intimacy sa Diyos. Pangalawa, bilang full-time na tinawag ng Diyos. Again, hindi lang pastor yan, ha? Lahat ng Kristiyano full-time, pinaliwanag kanina yan, bantayan mo ang iyong activity. Balik tayo sa Mark chapter 6-7. Began to send them forth by 2 and 2. Pansinin niyo po yan. Nagpasimulang sinugo sila ng dalawa. Nung malapit na sila sa Diyos, so ang ginawa naman, sinugo, ibig sabihin, may pinagagawa. Bantayan mo, bilang full-time na tinawag ng Diyos, hindi lang kung malapit ka sa Diyos, tingnan mo kung may ginagawa ka para sa Diyos. Mag-aagree ba kayo sa akin pag sinabi kong, kung mahal mo ang Diyos, imposibleng wala kang gagawin para sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kahit ano ang profesyon mo, kahit ano ang karir mo, kahit nasa bahay ka lang, meron kang magagawa sa Diyos. So, hindi lang yung affection, pati activity mo, bantayan mo sa Panginoon. Pwedeng may ministry na walang intimacy, pero di pwedeng may intimacy na walang ministry. Ano ibig ko sabihin? Pwedeng may ginagawa ka na hindi mo mahal ang Diyos. Pero imposible naman na mahal mo ang Diyos o may affection ka sa Diyos na wala kang ginagawa para sa Kanya. Ang sabi ni James doon, pananampalatayang patay. Yung walang ginagawa. O sabi sa Proverbs, hangal daw po. Yung alam niya yung tama ay hindi niya ginagawa. Means, ang pagsunod, pag may affection ka, madali. Bantayan mo. Yung pagsamba, hindi mahirap. Yung pagbabalik ng tithes and offering, pag may mahal mo ang Diyos, hindi issue yan. Pag alis ng bisyo, pag mahal mo ang Diyos, kaya mong gawin yan. O yung tinatawag na manifestation ng intimacy sa Diyos, kung ginagawa mo yung tamang paraan at tamang motibo. So, klaro na. Full-time tayo lahat. So, dapat affection. Binabantayan mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Bantayan mo din ano ang ginagawa mo. Hindi lahat ng teacher, hindi lahat ng negosyante, hindi lahat ng engineer, hindi lahat ng kung ano man ay nagagawa nila yung pinagagawa ng Diyos. So, dapat tandaan po natin. Lahat ng may intimacy, may ministry, so, ginawa para kay Lord, anuman ang katungkulan, katayuan, kahit nasaan. Ministry mo na ba ang pinagkakaabalahan mo? O kahit meron tayong may junk shop dito, matatawag bang ministry yan? Ibig sabihin, nagagawa mo ba yung kalooban doon sa may junk shop? May teacher, may negosyo, o merong sa construction, o kung ano man yan, matatawag bang ministry, hindi lang basta trabaho. Matatawag mo yung ministry kung nagagawa mo yung pinagagawa ng Diyos doon sa ginagawa mo at sa kinalalagyan mo. Tanong natin ito pa rin ba ang pinagdalhan sa iyo ng Panginoon? Ibig sabihin, kung diyan ka talaga nilagay ng Diyos, ikaw makakapagsabi, tagumpay ka, blessing ka, nabibigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung nabibigyan mo ng kahihiyan ng Diyos diyan sa kinalalagyan mo at ginagawa mo, malinaw yun.
hindi ka nagiging full-time Christian doon sa ginagawa mo. So dapat maliwanag sa atin yan. Huwag lang maingit sa taong mayaman, pero di naglilingkod sa Diyos. Bakit? At the end of the day, iiwan naman nila lahat ng yaman na yan. Diba napakasakit na pinagpaguran mo, nagpuyat ka, nagpakagutom ka, nagtipid ka, pagkatapos mamamatay ka lang, iiwan mo lang lahat yun. Oh. Kasi nga, lalo kung Christian ka, nakalimutan mo full-time ka. So, no, send for two by two din, di ba? Sinugo sila, dalawa, dalawa. Huwag kang kikilos na mag-isa. Maganda talaga may kasama. Si Pastor alam niya, ang church, ang mission, hindi pinagagawa kay Pastor lang. It's a team. Kaya nga, ginagawa natin to para someday merong kausapin sa inyo na sasabihin niya, Pastor, I will go with you. Diba? So, napakalaga na tinatawag na accountability. Alam niyo po yung sent dyan sa verse 7, galing yan sa Greek word na apostello. To order to go to a place appointed. Ibig sabihin, inutusang pumunta sa itinakdang lugar. So kung yan pinagtatrabawan mo, yung pinagninegosyohan mo, inutusan ka ng Diyos dyan. Hindi para magpayaman, believe me. Pero kung talagang ang utos sa iyo magpayaman, hindi para sa sarili mo yan. Dapat nararamdaman ng minister yan. Dapat nararamdaman ng ministry yan. Dapat nararamdaman ng mission niya. Pag hindi, hindi kanya dyan sinupo. No, hindi mo nagagawa yung lugar dyan sa lugar na yan. So, sabi nga doon, to order to go to a place, yan yung ibig sabihin ng send. Set apart, ibig sabuhin, binukod, pinili, tinawag. So, ibinukod ka. Ibig sabihin, sa kalimpupunan ng mga empleyado dyan, ikaw yung nilagay niya. Ibinukod ka niya, may paggagawa sa'yo. Nagagawa mo ba? So, bantayan mo yung activity. At yung send out, tinawag para isugo sa isang lugar para gampanan ang isang tungkulin. So, yung send out yan ang dala-dalawa, yun yung ibig sabihin nun. Pag pinababaw natin, saan ka man naroon, ano man ang ginagawa mo, dapat nagagawa mo yung kalooban ng Diyos. Nagmi-ministry ka. Kasi full-time Christian. Walang part-time Christian. So tandaan, ang may intimacy, malalaman mo paggagawa ni Lord, kung bantayan mo, baka wala ka nang ginagawa para kay Lord, saan ka man niya sinugo, malamang walang intimacy. So, klaro? Tinawag tayo, naiintindihan niyo po ba yun? Full-time tayo lahat? So, ano yung dapat bantayan? Una, affection. Mahal mo pa ba ang Diyos? Pangalawa, activity. Yung ginagawa mo ba, ministry? Diyan sa kinalalagyan mo, nagmi-ministry ka pa ba? And last but not the least, authority. Pansinin niyo po dyan sa verse 7. Give them power over unclean spirit. At binagyan sila ng kapamahalaan laban sa karumal-dumal na espiritu. Yung Greek po ng power, pwedeng dunamis yan eh. Pero ang ginamit dito, exousa. Ang ibig sabihin ng exousa, force o lakas. Ang ibig sabihin ng exousa, capacity, kakayanan. Ang ibig sabihin ng exousa is freedom, kalayaan, o pwede mong magawa. Ang ibig sabihin na exousa is delegated. Inatasan ka, sinalinan ka ng kapangyarihan. Hindi mo lang babantayan kung affection, mahal mo pa ang Diyos. Hindi mo lang babantayan yung iyong activity. Babantayan mo rin kung nadarama mo yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Yung bang bawal lumabas sa quarantine, nakalabas ka. Wala kang pambigay kasi tatatlong piraso lang yung miyembro mo. Kukunti lang naman ang kayang ibigay.
Pero 7,000 a week for 4 months na gawa, kapangyarihan yun, di ba? Lahat may pasok ng linggo, pero nagawa mo na ikaw lang ang walang pasok ng linggo, kapangyarihan ng Diyos yun. Bantayan mo. Kasi pag sumusunod ka